Sadik, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bushing natin sa suspension engine support ay madaling masira dahil sa ating langis na tumulo. So ipagawa mo na mga tulo ng iyong langis para ang iyong mga support, ang iyong bushing ay hindi. Sadik, pag nakitaan natin ang ating coil na may lumalabas na kuryente, ang kinakailangan mo lang gawin dyan, palitan mo na dahil yan ay sirahan. Why? Kapag ang stabilizer bushing natin, guys, ay katulad ng ganyan, malakas ang kalabog ng dating na sasakyan natin, lalo na sa lubak-lubak na may maliliit na humps, ramdam na ramdam natin. Pare-pareha kaya tayo ng binding ng tagas ng tubig ito. Dahil sa akin, ang binding ko dito ay water pump. Kayo, ano sa palagay? Sadik, pare-pareha kaya tayo ng binding ng tagas ng tubig ito. Dahil sa akin, ang finding ko dito ay water pump. Kayo, ano sa palagay? Sa mga gusto mag-DIY at sa mga helper mechanic, ganito lamang ang gagawin natin. Napakasimple. Hanginan natin ng konti para ang rubber ay bumuka at may papasok na natin ang piston upang ang hindi siya masira. Salamat, guys! What's up, guys? My name is Mr. Pads. Sa araw pala nito, guys, no, meron tayong pag-uusapan patungkol po sa Brake Master. Kasi po, marami akong nakikita na nagkakaroon sila ng problema about sa kanila po mga preno. Ang preno po nila, during na sila po ito matakbo, maging sa traffic po, pag madalas po nila inaapakan yung kanilang preno, nararamdaman po nila na ang kanilang po sasakyan ay pigil. Nararamdaman po nila ang kanila pong sasakyan ay naninikit po ang preno po sa harapan o sa likod. So sa araw na ito, ituturo ko dahil marami pong nagtatanong sa akin kung ano ba ang dapat nilang gawin kasi nagbi-bleed na daw sila ng kanilang preno ay hindi nawawala. At the same time po, nag-adjust na rin sila ng kanila pong brake shoe sa likod ay still pa rin. So nagiging problema nila, ang iba naman po ay nagsasabi pong hydrovac. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay napakasimple lamang sa pamamagitan lamang po ng karayom. Mga sadik, magandang umaga sa inyong lahat. Meron na naman tayong panibagong gagawin dito na under chassis. Nang sasakyan nito ay Toyota. Kumakalampag po siya kapag tumatakbo. Para kala mo walang shock. So nakita natin ang kanyang suspension bushing ay sira at ang kanyang stabilizer link. So papalitan natin yan, guys. At kung gusto niyo po magpagawa ng inyo pong makina, under chassis, overhaul, at automatic transmission, kahit ano pong uri ng inyong automatic transmission, guys, gumagawa kami. Para sa inyong kaalaman, location po namin proper sa Pampales, San Jose del Monte. Nandyan po ang telephone number. Tawagin niyo po ako. Hintayin ko po kayo kung mayroon po kayong problema sa inyong automatic transmission. Sa mga gusto mag-DIY at sa mga helper mechanic, ganito lamang ang gagawin natin. Napakasimple. Hanginan natin ng konti ang puwet para ang rubber ay bumuka at may papasok na natin ang piston upang ang hindi siya masira. Salamat, guys! Mm-hmm.